ika-10 Pangulo, Ferdinand E. Marcos, 1965-1973, 1973-1981, 1981-1986. Pagsasaayos ng infrastruktura, kuryente, tubig, pagpapatatag ng sistema ng hudikatura at ng sandatahang lakas, paglaban sa kriminalidad at korupsyon ang tinutukan niyang mga proyekto. Siya ang kaisa-isang pangulo na nakapagpagawa ng pinakamahabang highway sa bansa na tinaguri ang The Backbone of Transportation, ang Maharlika Highway, at siya rin ang nakapagpagawa ng pinakamahabang tulay sa bansa, ang Gandaba Viaduct Bridge, at ito ang tinaguri ang The Major Trade Artery to the North. Bukod sa mga ito, ay napakaraming tulay at kalsada ang ipinagawa at ipinaayos ni Pangulong Marcos. Mga power plants para sa supply ng kuryente sa buong bansa. Siya rin ang nakapagpatayo ng napakaraming state universities, colleges, at mababang paaralan sa buong bansa. Pagpapatayo ng mga gusaling pangkalusugan na magpasa hanggang ngayon ay nananatiling nakatayo at pinakikinabangan ng mga Pilipino. Sa panunungkulan ni Pangulong Marcos, ang Pilipinas ang may pinakamataas na literacy rate sa buong Asia. Ayon sa naging resulta ng isang pandaigdigang survey noong 1995, si Pangulong Marcos, o kilala rin sa katawagang Makoy, ang lumabas na pinakamagaling na naging pangulo ng isang bansa sa buong mundo. Ikapitong Pangulo, Ramon Magsaysay, 1953-1957. Kilala sa katawagang Mambo Magsaysay, isa siya sa pinakahinahangaang dating presidente ng bansa. Si Magsaysay ang kauna-unahang punong ehekutibo ng bansa na nanumpa suot ang barong Tagalog. Sa kanyang termino, literal niyang binuksan ang pinto ng Malacañang sa publiko at matagumpay din niyang napanumbalik ang tiwala ng mga Pilipino sa hukbong sandatahan ng bansa. Tumutok sa pagpapalago ng sektor ng agraryo si Magsaysay. Kabilang sa mga batas na kanyang isinulong upang maisakatuparan ang kanyang mithiin ay ang pagtatatag ng Resettlement and Rehabilitation Administration o NARA na nagbigay ng lupa sa mga wala nito. Nilagdaan din niya ang Republic Act No. 1199 na nagbigay ng seguridad sa trabaho sa mga nagsasaka ng lupang hindi nila pagmamay-ari. Sa pamamagitan naman ng Republic Act No. 821, nagawa rin ni Pangulong Magsaysay na makapagtatag ng Agricultural Credit Cooperative Financing Administration na makapagpapahiram ng kinakailangang puhunan sa mga maliliit na magsasaka. Itinuturing ng kasaysayan ang kanyang administrasyon bilang pinakamalinis na pamahalaan mula sa korupsyon. Sa katunayan, kinilala ang Pilipinas noon bilang second cleanest and well-governed country sa buong Asia. Ikalawang Pangulo, Manuel L. Quezon, 1935-1944. Itinuturing na ama ng wikang Pilipino, ipinatupad ni Pangulong Quezon ang 8-hour labor law dahil sa problema ng mga manggagawa. Pinatupad rin niya ang minimum wage law. Pinaunlad ni Pangulong Quezon ang pambansang seguridad sa tulong ng National Defense Act. Naipatupad rin niya ang Payne-Aldrich Law na nagpapababa ng ating buwis.